Kailis POV, paano ako lalabas sa lugar na to na hindi nila ako makikita? May karamihan ng tao at pulos ang kalalakihan. Isang hakbang lang palabas ay mahalata nila ako. Bahala na. Imbis na palabas ay pabalik sa kwartong nilabasan ko kaninang lakad ko. Nagliwanag pang mukha ni Rosenda matapos akong makita. Payag ka na? Mabilis ako nitong nilapitan at niyugyug sa balikat. May maskara ba? Kahit yun na lang basta makapagtago ako. Alam ko naman ang pinapasok ko. Mas mabuti na ito kaysang mahuni niya. I will never be ready to face that man. Oo, sandali lang, mag-ayos ka na. Ikaw nang sunod. Basta igiling mo lang yung bewang mo. Inabot ulit nito sa akin ang dalawang kaperasong tela kasama na isang kulay gintong maskara. Sige na, bilisan mo ah. Tinulak-tulak ako nito sa banyo. Hindi mapuknat ang malaking ngiti nito sa labi habang ako'y nagsisimula na namang magdalawang isip. Kahit na nalilito't kinakabahan ay sinubukan kong suotin ang dalawang tela. Napapikit pa ako ng mariin nang makita ko sa salamin ang refleksyon ko. Bumagay ang kulay sa tamang puti ng katawan ko. Masyado nga lang malalim ang cleavage na litaw. Tinatali sa leeg at litaw ang likod. Ang pangibaba ay bikini cut, may mga taling tela pa itong nakalaglag sa palibot at sumasabay sa bawat galaw ko. Bahala na talaga. I just want to get away. Basta hindi niya ako makilala ay ayos na. Saka ko naisipin paano makakawala rito. Hinayaan ko nakalugay ang buhok ko't sinuot ang gintong maskara. Kalahati lang ng mukhang natatakpan nun. Mata hanggang ilong lang. Appetizing! Ikaw na, Kylie! Pumapalakpak pa ito na ikinalingon ng iba. Hinatak niya ako palapit sa pintong pinasukan nila na kanina. Nasalubong pa namin ito na puno ng pawis. Maaring napagod sa kakasayaw. Good luck! Bulong nito bago tinuro ang stage. Nagdimang ilaw at natahimik ang paligid. Iniwan ako ni Rosenda na siyang nagpakabog palalo ng puso ko. Namawi sa mga palad ko't nangatog ang mga binti. Hindi ko yata kaya. Gusto ko na ulit mag-back out ngunit sinanyasan ako ni DJ na umakyat na sa stage. Umalingaungaw ang tunog ng isang musika. Hindi ako familiar doon at sa totoo lang ay hindi ko alam ang gagawin ngayong nasa harap ko ng entablado. Ni hindi ko na maihakbang ang mga paa ko. Sabay mo lang yung balakang mo sa tugtog, Kylie. Mahinang sigaw ni Rosenda sa gilid. Pumikit ako ng marin at kinagat ang labi ko. Inapa kong isang paa sa stage. Kita pa lang ang litaw at hindi pa ang buong katawan ko. Tumutok doon ang spotlight na umani ng hiyawan sa mga nanonood. Nagpalakpakan ng iba't may ilan pang sumipol. Wow, legs! Kumuyom ang mga kamay ko at kinagat lalo ng mariin ang ibabang labi ko. Takot man at kinakabahan ay tinuloy kong hakbang sa banayad na paraan hanggang sa buong ako nang natatapatan ng spotlight. Lalo silang naghiyawan at ang ilan ay tumayo at lumapit sa unahan ng stage. Kahit na nakamaskara ay pakiramdam ko kilala nila akong nagsasayaw sa harapan nila. Nakalantad at walang naitatago. Dahan-dahan akong lumakad sa gitna habang ginigiling ang baywang ko ng bahagya. Hindi man sigurado sa galaw ay pinilit kong sumabay sa musika. Sapat lang para sa malamyos na tugtog ng musika. Pumikit ako't pilit sinikmura ang lahat. Sumayaw base sa tugtog. Gumiling pababa at pikit matang tinuwad ang puwetan ko pataas. Nagsigawan sila at mas lalong dumami ang lumapit sa stage. Ngunit ako ay mas lalong nangliliit para sa sarili ko. Do I really need to do this? Teacher ka, Kylie, hindi bayaran. Gusto mang maluha ay pilit ko yung pinigilan. Sa pagmulat ng mata ko ay halos nasa harapan na sila. May matanda, may kaidara ni tatay, mukhang tambay sa kanto at iilang binata. Nadaanan ko pang lolong dumila sa labi niya at pinasadahan ako ng tingin. Umiwas ako ng maramdaman ng pagtataasan ng mga balahibo ko. Ano bang ginagawa mo, Kylie? I do not belong here. Gusto ko nang tumakbo ngunit hindi ko naman magawa. Nagpatuloy ang tugtog kaya naman tinuloy kong pagsayaw at pawang giling na lamang yun. Gusto ko nang matapos ito at umuwi. Umiyak at humingi ng tawad. Lumakas ang hiyawan na may nagtapon na 1,000 sa paanan ko. Gumayang iba't maraming kulay asul ang lumilipad sa ere. Ganito ba kahayok sa tawag ng laman ng mga kalalakihan? Mga hindi marunong makontento kahit ang iba'y kita kung may kumikinang na wedding ring sa mga daliri. Humakbang ako na 1 beses ngunit may sapat na layo sa kanila.
Halos abutin na ako ng iba at pilit gustong hawakan. Lumalayo ako kapag ganun. Hindi ko na matimpang hawakan ng iba. Gusto ko na lang na matapos na ito. Nilingon ko ang DJ, sumenyas ito na patapos ng kanta kaya naman nilibot kong tingin ko sa kabuuan ng club. May kadiliman at ang stage lang ang maliwanag. Maraming nakatayo ngunit marami pa rin ang nakaupo. Dumako ang tingin ko sa tatlong lalaking nananatili sa mesa nila. Ang dalawa hindi naman nanonood at pawang sa telepono nila abala. Ngunit ang isa ay parenteng nakasandal sa upuan at nakakrus sa mga braso sa harap ng dibdib niya. Ramdam kong mariin na titig nito, ngunit hindi malinaw ang itsura niya sa paningin ko. Gumiling ako ng isang beses bago sinalubong mga tingin niya. Nagawa ko pang antitigan. Kuminang sa kaunting ilaw ang berding mga mata niya na munti ko nang ikatumba. Ang titig niya ay lalong dumiin at nakakapaso na. Imbis na kabahan ay nagawa ko pa siyang ngisihan. Look what you made me do. Gusto ko yung sigaw para makonsensya siya. But I doubt if he has conscience. Hindi niya nga maamin na siya ang lalaking nakasalo ko sa kama. Sino bang niloko mo, Kylie? Wala naman niyang pakialam kahit ilang lalaki pang binigyan mo ng extra service. Baka nga una pa yan sa pila. Hinagot ko ng dalawang kamay kong buhok sa patak ng huling tugtog at mabilis na tumalikod. Iniwan kong entablado at ang mga nanonood na lunod sa pagnanasa. No one can touch me. Not anymore. And not him. Habol kong hininga ko at mabilis ang tibok ng puso ko pagkalabas ko sa stage. Nag-aabang sa gilid si Rosenda na inubutan ako agad ng bottled water. Nahapo ako at hindi makapaniwalang nagawa at kinaya ko yon. Napailing ako at mabilis na hinatak ang mga damit ko kanina at nagbihis. Hindi ko na yata kaya magtagal sa ganitong lugar. Duman pa sa utak kong titigan namin kanina. Hindi siya agad na umalis at mukhang balak pa akong hintayin na lumitaw sa labas. What he is after to? My body? May ibang daanan ba? Tinanong ko sa Rosenda na may tinitipa sa telepono niya. Sandali, ihahanap kita. Tatalikod na sana siya, ngunit biglang pumasok sa loob ang matangkad at magandang babae. Ito atang boss nila. Naka-formal attire ito kahit na alam naman ng ibang ang gawain nito sa loob ng club. Matari ang pagkakahulma ng kilay. Maging ang kulot na buhok ay bumagay sa iletsyano mukha niya. Rosenda, may gustong umupa sa bagong recruit mo. Nilingon ako ng babae at tiningnan mula ulo hanggang paa. Kumunot pang noon ito, maaaring hindi nagustuhan na agad ako nagbihes. Sorry ma'am, sayaw lang pong gusto niya. Kumapit pa sa braso ko si Rosenda at pilit ngumiti sa babae. Tumikwas ang kilay nito at pinagkul sa mga kamay sa harap ng dibdib niya. Sa tingin ko hindi na magandang tingin niya sa akin. If that's so, Selena na lang. Tinawag nito Selena na agad tumalima. Tumalikod na kami ni Rosenda at balak na umuwi. Sa'yo pa nga lang nasusukan na ako. Paano pa kaya ako mas malala pa dun? Hindi ko naman nahaya na bayaran ng katawan ko. I should value it more now. Hindi na ako papayag na maangkin pa ulit ng kung sino mang lalaki. No, hindi na. Sino po ba ma'am? Dinig kong tanong nila na sa babae. Rinig ko pang mga takong nilang papalayo at hindi ko alam ngunit parang gusto ko silang pigilan at hindi nakaharapin pa ang lalaki. Nagagambalang damdamin ko ngunit hindi ko dapat maramdaman ng ganito. Kaya lang hindi ko maialis ang atensyon ko sa kanila at sa huling sagot ng babae ay napaawang ang mga labi ko. Thunder Santillan is the name. Sa pangalawang araw kasi sinubukan ko maging normal ang trabaho ko kahit alam ko hindi yun legal. Hindi normal na trabaho at paniguradong hindi lahat na nandito'y gusto ang ganitong trabaho. Kahit ilang pa rin ay sinubukan kong magayos. Marahan ko lang na nilagyan ng lip gloss ang mga labi ko upang magkaroon yon ng kinang mamaya. Huling hagod pa ng lip gloss bago napukaw ang atensyon ko sa cellphone kong umiilaw. Carl calling. Bakit Carl? Bungad na tanong ko. Pinapatayan ako ng cellphone ni mama at mabuti na lang ay tinawagan ako ngayon ni Carl, ang nakababatang kapatid ko. Hindi ko alam kung paano sila kakausapin. Ate, mahinang boses ito at dinig ko rin ang mahinang iyak ni Letlet. Bakit? Kinakabahan ako't napatayo. Napakapit pa ako sa upuan at doon kumuha ng lakas. Sa tono niya ay paniguradong hindi magandang balitang hatid niya. Ano, galit si tatay? Halos bulong na sabi niya. Napabuntong hininga ko't napayo ko. Alam ko, huminang boses ko't muling naupo. Hindi naman basta nawawala ang galit ni tatay. Tama na siguro magalit sila lalo na't kung ang balita'y nangangabit ako. Sino bang magulang ang gusto maging kabit ang anak nila? Mas matindi ngayon ate, kinakalat kasi ni Aling Marites na kabit ka raw. Kaagad ako natigilan at napigil ang paghinga. Paano? Kanino nila nabalitaan? Kanino niya nalaman? Sa anak niya yata.
Nakipagrambulan doon kanina si Mama, pati si Letlet inaway ang mga kalaro niya at sinasabihang paglaki raw kabit din. Dinig kong ikbi nito na nakapanghina sa akin. Nasasaktan akong nasasaktan ng pamilya ko dahil sa akin. And they don't deserve that. Maling desisyon nga yatang pinasok ko pa ang ganitong trabaho. Kahit hindi ako nag-aalok ng extra service, wala pa rin kaibahan yun sa nagtatrabaho ako sa isang club. Huling araw na ito't uuwi na ako doon. Shh, tama na, uuwi na ako dyan. Pangaalo ko rito, ngunit hindi niya matigil sa paghikbi. 16 years old na pero hindi niya talaga mapigilan ng umiyak. 7 taon ang tanda ko sa kanya at sunod naman sila ni Letlet. Totoo ba yun, ate? Natahimik ako't hindi makasagot. Kahit sabihin kong hindi, nagawa ko naman talaga. Hedot nakabihis na. Nagawa ko pa nga mag-ayos. Bakit ba kasi may pakpakang balita? Maraming bibigang makakatit hindi mapigilang hindi ibuka at maikalat ng buhay ang iba. Nakagat ko na lamang ang labi ko. Hindi nakasagot at napatay ko na alang agad ang tawag matapos pumasok sa loob ang grupo ng mga babae. Sa gitna si Len at nasa 10 nakasunod sa kanya. Umabot ba kayo ng langit? Tanong ng isang nakaupo si Lena sa isang mesa. Ngumusit at tinignan ng maarte ang mga kuko. Muntik na, kaya lang pinatanggal niya ng maskara. Tinanggal mo naman? Eksahyaderang tanong ng isa. May pakiramdam akong pinag-uusapan nila ang lalaking dapat uupas sa akin, ngunit napasa kay Lena at hindi ko mapigilan ng hindi ibuhos ang buong atensyon sa kanila. Siyempre no, ang gwapo kasi. Batak pa yata ang katawan. Kahit pigyan niya lang ako ng isang anak, payag na ako. Kinuha pa nitong maliit na salamin sa mesa at sinipat ang sarili mula doon. Inayos pa niyang buhok at tinaplos ang pisngi niya. Bakit naman hindi kayo umabot ng langit? Tanong ng isa. Hindi nakatakas sa paningin kong pag-irap ni Lana at bahagyang panguso. Sad to say, hindi akong hanap niya. Wala ritong hanap niya. Sinigaw pa niya ang huling sinabi bago ako binigyan ng isang sulyap. Napaiwas ako ng tingin at pinagpatuloy na lamang ang pag-aayos. Mas mabuti na ganun na lang ang isipin nila. Aw, jackpot ka sana, girl. Nagapiran pa sila doon at tumawa. Sayang nga, pero babalik dito yun ngayon. Baka hanapin ako. Makumpiyansang sagot nito. Hindi ko na sila sinulyapan ng tingin na tinintay na lamang si Rosenda. Hindi ko rin naman balak pang malaman ang mga plano nila o kung sino pang lalaking uupa sa kanila. Basta ako ay huling araw ko nang magsasayaw rito. Humahangos pang dumating si Rosenda at hindi magkamayaw sa pag-aayos ng buhok. Inabutan ako nito ng sobre na kinakunot ng noo ko. Ano to? Binuksan ko yun at makapal na libo-libo ang laman. Agad ko yung sinara at binalik sa kamay niya. Hindi ko yun matatanggap, lalo na't galing yun sa pagsasayaw ko kagabi. Hindi ko yata masisikmurang ipangkain yun, lalo pat alam kong gawa sa iligal. Ayaw ko nito. Sa'yo yan, Kylie. Pinagpaguran niya ng katawan mo. Sinuksok nito sa bag kong nakasabit ang sobre at nakangiti pa akong hinarap. Nga pala, may stage name ka na. Magdalena ng tawag sa'yo. Nakahakot ka kasi ng marami sa lapi kagabi, kaya nagpasya si Mom na bigyan ka ng stage name. Humiyaw pa ito na kinatingin nila Lana. Habang ako'y nakangiwit, hindi alam paano ko sasabihin. Hanggang ngayon na lang ako sasayaw. Kung hindi man ako makauwi sa probinsya, ay maghanap na lang ako ng ibang matinong trabaho. Ano kasi, bala ko na sanang itigil to. Mahinang bikas ko. Mula sa masaya niyang mukha ay unti-unting nawalang ngiti sa mga labi niya. Bakit? Sorry, uuwi na kasi ako ng probinsya. Yumuko ako at kinagatan labi ko. Pero pwede bang sumayaw ka pa ngayon? Nagmamakaawa ang tingin nito at tinawakan pa ang mahigpit ang dalawang palad ko. Sa totoo lang, maganda at mukhang matino si Rosenda. Hindi ko alam kung bakit siya nagtatrabaho sa ganitong lugar. Rosenda, bakit ka ba sumasayaw? Nilingon ko siya at nakitang napaawang ang mga labi niya sa tanong ko. Hindi, Kylie, hindi na ako sumasayaw. Umiling ito at binitawan ang mga palad ko. Umupo pa ito at nilabas ang lipstick niya. Kung ganun, bakit ka nandito nagtatrabaho? Tinapos niyang pagli-lipstick bago ako hinarap. Ano bang dahilan ng lahat kung bakit sila nandito? Kahirapan? Hindi siguradong sagot ko na ikinailing niya. Hindi, Kylie. Pera. Sigurado siya, tinapik pa ng mahinang braso ko. I'm a mother of two. Both princesses. Ito lang mabilis na paraan upang kumita ng pera. Isang araw lang hanggang 20 mil na kitaan. Bahagyan na laki ang mga mata ko sa sinabi niya, hindi makapaniwala ang nanay na siya. Lumibot pang tingin ko sa paligid at inisip ko ilang magulang ang nagtatrabaho rito. Hindi ka ba natatakot na baka ikahiya ka ng mga anak mo? O mangyari ito sa kanila? Hindi ko lang maiwasang isipin kung anong magiging reaksyon ng mga anak niya kapag nalaman nila na ganitong naging trabaho niya. Bumuntong hininga sa Rosenda bago ngumiti sa kawalan. Natatakot. Tinigilan kong sumayaw at naging recruiter ako. Nag-iipon lang ako, Kylie.
Tapos titigil na rin ako, kaya sumayaw ka na ngayon para lumaking ipon ko. Ngumiti pa siya ng malawak sa akin at tumawa nung samaan ko siya ng tingin. Sige na, move those hips, bebe! Kasar pa niya bago ako'y narap sa salamin. Next ka na ha? Tinapik pa niyang mga balikat ko. Shit, nandito ulit yung gwapo kagabi! Sa Lena na nanlalaki ang mga mata, nakatitig lang ako sa refleksyon ko. Hindi mawari ko mga ngambaba ko na bumalik dito si Thunder. Malabo naman siguro makilala niya ako sa likod ng maskara. Umiling ako at pilit inalis yun sa isipan ko. Hinayaan ko magsawang mga mata ko sa suot na pulang brasier. May design yun na butterfly sa likod at sa harapan naman ng lock. Ang pangibaba ay manipis at least na design sa bawat gilid. Hindi ko lubos akalain na magtatrabaho ako sa ganitong lugar at magsusuot ng mga ganitong damit. Tama na, Kylie. Huling gabi ko na ngayon. Titigil ka na. Kapag tinawag ang stage name mo, diretso ka kaagad sa stage para agad tayo makauwi. Mag-aalas just na. Tinignan pa nitong relo sa bisig niya saka ako tinulak ng bahagya. Palapit sa pintong nakakonekta sa stage, nilukob muli ng kaba takot ang dibdib ko. Ngunit sa isiping huling gabi na ay nagkakalakas ako ng loob. It's a brilliant night. Get ready to weave your money and throw it all at the one and only sexy charismatic Magdalena. Mabilis na tumutok ang spotlight sa pinto kung nasaan ako at naghihiyawan ang mga kalalakihan matapos makita ang reflection ko doon. I can't believe they are wasting their money on this. For me, mga hayok ang laman at mahilig sa tawag ng laman. Katulad kahapon ay marahan akong lumabas. Lumibot pa ang tingin ko sa kabila ng suot kong maskara. Halos lahat ay nasa unahan at tila sabik na masilayan ako. May isa pang winagayway ang makapal niyang salapi, nakagoma at pulos lilibuyin. At kahit nasisilaw sa liwanag ng spotlight ay pinilit kong umisi. Crave for me? Ngunit nawala ang isi ko at muling kumabog ang dibdib ko matapos sumalingaw-ngaw ang malamyos na musika. Ginalaw kong bewang ko't sensual na hinawakan yun pataas. Ngayon na lang hindi ko nababalikan. Naghihiyawan sila at may ilan pang pinilit makasampa sa stage matapos kong hagurin ang leg ko pababa hanggang sa makinis kong tiyan. Pinasadahan ko rin ang haplos sa mga hita ko na nakapagpagulo sa karamihan. Tumalikod ako't gumiling. Tinagilid ko pang ulo ko't sensual na kinagat ang labi ko. Lahat yun ipikit mata kong ginawa. Nilunukan na titirang dignidad ko. Umaasang pagkatapos nito'y magagawa ko pa sanang maibalik yun kahit malabo na. Lumakas ang sigawan at lalo silang nagtipon sa harapan ng stage. Nagsipag habang mga kamay nila at pilit akong inaabot. Nginisihan ko sila tiniwanan na nakakaakit ng ngiti. Ano ba? Napasigaw ako matapos makaramdam ng haplo sa puwatan ko. Tumigil ako sa pagsasayo at napaatras. Maging ang musika ay tumigil din, agad ako sinama ng tingin ng lalaking malapit sa akin. May katandaan na ngunit magandang pangangatawan. Nangilabot pa ako ng pinasadahan ako nito ng tingin at tumitik sa masalang parte ng katawan ko. Agad ko yung tinakpan at ninais na makaalis doon. Napupuno ng takot na maulit ang paghaplos na kung sino. Ngunit isang hakbang palang palis ng nagawa ko ay nagkagulo ang lahat matapos makarinig ng siren ng mga pulis. Takbo, mauhuli tayo! Nahilo ako sa nagkakagulong mga tao at hindi alam kung saan tatakbo. Nakita ko pang mga babaeng nagmamadaling makalabas ng kwarto. Natulos ang paa ko at walang direksyon na naglakad. Hindi alam kung saan kukubli upang hindi mahuli. Akala ko ba safe na itong club? Bakit may pulis? Dinig kong sigaw ng isang lalaki. Nakalahati na ang tao doon at halos nagtutalakan na palabas. Isang daan na lang ang tungot duda kung makakalabas ng matiwasay mula doon. But there's no other way. Bumaba ako at pilit sumabay upang makalabas. Hindi na ata nila pansin kahit nakasabay pa nila ako. Hindi ko rin alintan ang makisiksik kahit pahalos hubad ng suot at pulos mga kalalakihan na ang nadidikit. Ang importante ay makalabas dito. Mas malaking iskandalo kapag nakuha ako ng mga pulis at lumabas pa sa telebisyon ang itsura ko. Baka tuluyan na akong itakwil ni tatay kapag nangyari yon. And no, kailangan ko makalabas ng bote hindi mahagip ng kahit anong kamera kung meron man. Ang tingin ko'y nasa daan lamang at ang isip ko'y kung paano makakalabas dito. Ano? Natakpan ng malalaking kamay ang bibig ko at nakaramdam ng paghatak sa akin. Nalalaki ang mga mata ko nang makitang umiba kami ng direksyon. Nahiwalay kami sa mga nagkakagulo palabas. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong. Pilit kong inaalis ang kamay niya at tinutulak. Masyado siyang malakas at nibaklas ng bagay hindi ko magawa. Ngayon ako nagsisising pumasok pa sa ganitong trabaho. Paano kung pulis itong humahatak sa akin? Paano kung isang lalaki na naman at balak akong pagsamantalahan? Nagtubig ang mga mata ko nang makitang sa isang pulang sasakyan ang diretso namin.
May nakasandal pa doon na isang lalaki na hindi may pintang itsura. Tiningnan lang ako nito't napailing. Itim ang mga mata niya ngunit halatang mga freckles niya sa muka. Last mo na to ah. Hinagis nitong susi sa lalaking may hawak sa akin bago tumalikod at sumakay sa isa pang sasakyan. Hindi ko alam kung saan parte kami ng lugar naruroon. Naririnig ko pang ingay ng siren ng mga pulis at iilang sigaw. Ngunit mas nakakatakot na hawak ako ng isang lalaki ngayon. Tila mas gusto ko pang magpahuli sa mga pulis kaysa magpasamantalahan. Nilibot kong tingin ko't wala namang nandito bukod sa sasakyan niya. Madamong lugar at may lumang lamp post sa gilid. Malabo ng ilaw noon at hindi sapat upang maliwanagan ang buong paligid. Kumabog ang dibdib ko ng maras na buksan itong pinto ng sasakyan. Kaibahan kung paano marahan ako nitong inalalayan paupo doon. Agad niyang inalis ang kamay niya sa bibig ko't mabilis na lumabas. Nasamyo ko pang pabango niya na nakapagpatigil sa aking sumigaw. Ni hindi ko siya nasulyapan sa bilis ng galaw niya. Gusto kong hatake ng kamay niya ngunit nasarado at nakalak ng pinto. Pinilit ko pa yung buksan ngunit ayaw. Buksan mo to! Hinintay ko umikot siya sa harapan ngunit walang dumaan doon. Maaring sa likod siya dumaan. Imbis na magwala palalo'y tinutok kong tingin ko sa driver seat. Hinintay ko siya doon kahit na kumakalabog ang dibdib ko. Anong balak niya? Ngunit nawala yun sa isipan ko at natutok ang paningin ko sa bultong tumupad sa driver seat. Nahigit ko pang hininga ko ng marahan na bumukas ang pintuan sa driver seat. Ang kabog ng dibdib ko'y walang tigil at dumadagong-dong. Unang pumasok ang binti niya bagong buong katawan at kahit natatakot ay nagawa ko pang purihin kung gaano kalaki at katipun ng katawan niya. Ang suot ng long sleeve na puti at gray na pants ay bumagay sa pangangatawan niya. Naglakbay pantingin ko sa kamay niyang humawak sa manibala. Bahagyang nalaki ang mga mata ko na makita ang ilang ugat doon. Mabilis kong nilingon ang mukha niya at halos mawala ng kulay ang mukha ko sa nakikitang kaharap ko. Nakatunghay ito at tila hinihintay lamang ang mga titig ko. Napahawak ako sa bintana at lalong nalaki ang mga mata ko. Nagbukas ang bibig ko ngunit walang lumabas na salita. I am shocked and can't even utter a word. Ang bawat ilat siya ng mukha niya ay kaya kong patahimikin. Isang linya ng labi niya at marinang titig, pinasadahan pa nito ng tingin ng katawan ko. Bago tumalim ang tingin niya, tila galit sa nakikitang suot ko at hindi na ako magugulat kung magagawa niya akong tirisin ngayon at tuluyang kuhanin ng buhay. Those green dreadful eyes will be the death of me. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.